Tawdain ang dry run sa No Window Hours ng number coding. Mausap natin si MMDA Chairman Tomas Orbos. GM, good morning! Hey, good morning. Good morning, Igan. Good morning mo sa lahat. Okay, so tuloy-tuloy na po ito next week. Pero ngayon, anong inaasahan natin dito na pagpatupad? Practice lang, practice. Opo, practice po ito sa ating mga motorista. Practice din po ito sa ating mga enforcers para malaman din nila paano ito... Paano kasi talaga hindi, for the past so many years, hindi naman talaga nanguhuli na ng coding yung mga ating mga enforcers the way they should be. Uh-huh. So this is also good for them. At the same time po, malalaman ho natin kahit pa paano yung more or less yung bilang. Yung bilang ho ng mga motor, yung mga sasakyan kung sakali man na ipatupad na ito. Uh-huh. At ngayon ay ending ng 5 at saka 6. Yes po. Buong araw yan, bawal. So... Ano po ang mangyayari sa nakikita nyo sa mga side street naman? Kasi may mga lugar na hindi naman sila bawal. Hindi ka doon maipon? No? Oo. Ang ano ho niyan talaga ho, no? Kaya pinatupad na rin ito na mas maga, nakikita ho talaga natin na yung traffic ho towards Christmas. No? Oo. It may not really yung ano nakikita natin na talagang babawas ng gusto. Pero ito ho, mag-i-even out ano na kung mapatupad ho natin yung ibang mga programa na sinimulan ho natin, katulad ho yung malls at saka ho sa mga utility companies. Mm-hmm. Ang mangyayari ho dito, hindi bibigat, paaring hindi tumaan ng gusto, pero hindi ho bibigat na talagang inisipo natin na bibigat. Opo. Kasama ho ba rito itong mga taxi? Lahat ng public utility vehicles, talaga naman no, from the very start, they have their own, hindi talaga ho sila pwede, no, number ng no window naman ho talaga sila. Uh-huh. Ngayon yung tatawid lang po ng EDSA, C5, papayagan yon. Papayagan na rin ho namin, in fact, in some areas ngayon na bawal tumawid, nag-uusap na ho kami ni General Gadjola, bubuksan niya ho yung mga yon. Mm-hmm. Para lang mapaluwag din yung ano, kumbaga makahinga naman yung mga secondary roads. Mm-hmm. So, may mga lugar na bubuksan, makakatawid po sila. Doon sa mga exemption, kahapon no, ang dami nagtanong sa akin, mga totoo bang pag senior citizen exempted? Alam niyo po, ano ho yan, sa totoo lang ho, hindi ho exempted ang mga senior citizens. Sabi ko nga ho, mas magagaling pa mag-drive yung ibang senior citizen sa atin. Eh, no? So, hindi ho talaga exempted. Kaya lang ho, yung talagang emergency cases, kunwari kailangan tumakbong ospital, okay. Kailangan na may puntahan na importante na senior citizen, may treatment, mga ganun po. Opo. Pinapayagan po namin yun. Mm-hmm. But in general, yung senior citizens are part of our non-exemption. Okay. So wala exemption, opo. Pero napapakiusapan. Opo, opo naman ho. Okay, eto, madalas po namin pakita to, GM, itong Cubao area na to na talagang hindi na ho natigil hanggang Sabado at Linggo. May mga terminal po kasi ng bus dyan eh. So ano pong opo, nakikita opo. Natin dyan at nababantayin nyo ho ba yan? Yung Cubao ho yan, galing dito sa may GMA area, no, sa atin? Opo. Ang ano ho talaga yan, ano, matagal na ho na hinihingi yan ng ating gobyerno. Talaga ho, kung pwede talaga. That's why ho, pag natayo na ho yung terminal outside Metro Manila or ayun. Near po yung NLEX, no, talaga ho luluwag dyan. Uh-huh. Malaki ho ang lumag na maibibigay. Talaga wala ho tayong magagawa. Mas sasama man ang loob ng ating mga kababayan na nasa negosyong yan. Talaga ho nandyan ho yung bigat ng trapiko. 5,000 po yan eh. 5,000 pong provincial buses ang nasa Metro Manila. Kung mailabas lang ho natin yung mga yan, malaking gan po talaga yan. Magkano ho ang multa nga sakali ipatupad na sa Lunes itong No Window Hours? 300 pesos? Opo, 300 pesos pa rin. No? Although meron hong mungkahi ng ating council na baka itaas na ho yan sa 500. But as of now, talagang 300 po yan. 300. Okay, yung mga buso ba kasama rin dyan sa No Window Hours? Kasama rin po sila. Ayun. Kasama rin po sila. Laking tulong din nun. Okay, mensahe ho sa mga motorista. GM.
Opo, pasensya na ho kayo. Talagang kailangan natin gawin ito. Isa lang naman itong paraan para maibsan natin yung talagang bibigat na traffic ngayong Pasko. Asahan nyo na ginagawa naman ho natin lahat. Kaya lang ho, kailangan ho natin itong gawin na sakripisyo para ho sa mas madaming na ating mga mamamayan. Okay, good luck and God bless. Salamat po. Salamat po, sir. Salamat po. MDA Chairman, Tomas Orbos.